Hi mga ka-farm, bumalik si Miss Market sa loob ng box niya at below 7,000 level. Kailangan ba nating mabahala? Tingnan natin yan at check na din natin ang ating top 5 picks para bukas. Tara guys, mag-cart na tayo. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders, welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer, guys, supportahan natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin nyo lang po yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng ating video. Salamat po. Buying signals and stock screening, gumawa tayo ng video dyan. Ito po yung tsura niya. Pakihanap na lang po sa ating tutorial playlist and explain ko dyan yung ating buying signals at kung paano natin tinatransfer yung mga na-screen natin stock sa isang spreadsheet. Check natin ang ating index. Meron siyang dip kanina. So yun guys, bumalik si Miss Market sa loob ng Darvas box niya and below 7,000 level. Kailangan ba natin mabahala dito? I think hindi naman tayo kailangan mabahala dito. Pero titingnan natin yung galaw niya sa mga susunod na araw kung bababa siya dito sa area na to. So healthy naman to pag nagdi-dip talaga. Kung nagko-consolidate. Gusto lang natin mag-consolidate siya dito sa area na to. Around dito sa breakout nitong box ng ating index. And then bago siya mag-gawa uli ng bagong high. Mayroon siya ditong resistance na binabantayan natin. So, ito. Yan yung binabantayan natin. Kung mag-consolidate siya around that area or below that area and then mag-breakout yan, mas maganda yan, guys. So, accumulate muna dito ng konti then breakout. Yan yung gusto natin. Baka magparabolic din si PSEI, yung ating index, pagka nag-AOTS na siya. Hintayin lang din natin mag-cross tong MA50 niya above MA100. So ngayon, ganito uli ginulaw ni Miss Market. Baka magko-consolidate siya dito sa ilalim. Gagawa na naman siya ng structure dito. So pwede tayong mag-range trade ulit. So actually, yun yung mga nakikita ko mga trades ngayon eh, mga range trade. And then swing trades. Yun, medyo madami. Breakout. Hanap pa din tayo ng mga breakout plays kasi di natin alam. Naghahanap pa tayo ng mga market leaders na bago eh. Yung mga ibang market leaders natin, nagko-consolidate na sila sa taas. So maghanap tayo ng medyo magpaparabolic ang galaw. So, tingin-tingin tayo ng mga breakout plays natin. Yun guys, yan ang ating pwedeng gawing plays. Market leaders pa din, naghahanap pa din tayo. And yung ating mga range trade, tsaka yung mga swing trades. So, yan. Hintayin-tayin natin kung anong magiging galaw nito ni Miss Market sa mga susunod na araw. Ayaw lang natin kung bababa siya dito sa MA20 and gagawa siya ng bagong lower low. So ito pwede itong tingnan na low eh. Huwag naman siya sanang gagawa ng bagong low niya. Special look yung ito yung kung dito siya bababa sa area na to. So sana dito lang consolidation and then breakout. Yan guys. Ito worst scenario na to. Gumawa siya ng bagong lower low dito. Okay. Check natin yung ating isang nag-breakout kanina. Si ASN, tagal nang iniintay ng bayan to. Si ASN, nag-break na kanina. So, maliit lang yung breakout niya, 2%. Pero maganda din yan kasi nag-consolidate na siya dito ng matagal eh. Dito sa box, mga 2 weeks na to na binilang natin kahapon. So, itong breakout na to, sana magdire-diretso. Or kung may gagawin man siya, pwede kong gagawin ni Miss Market, mag-consolidate dun sa
breakout area and darvas box nung index natin, kung doon siya magko-consolidate, baka gayahin siya ng mga stock na to. Dito din magko-consolidate. So pag stock naman, gusto natin huwag na siyang babalik sa loob ng box. Si Miss Market okay lang yun kasi madami talaga resistance yun saka support. Itong mga ito, ito yung ating resistance. Tapos ito na yung established support niya dito sa structure na to. Kaya ayaw na natin siyang bumalik dyan. So bad case kasi pagka bumalik siya dun sa loob ng Darvas box. Gusto natin, consolidate sa taas ng Darvas box and breakout, or kung gusto niya namang magdire-diretso, mas okay. So kanina pala bumili ko nito kasi virtual lang eh. Dalawang tranche. Breakout dito sa box tsaka breakout dito sa high nitong candle na to. Ang ating plan dito kay Ace N, breakout level niya 8.55. Bibili tayo after niya mag-breakout, 8.56. So, nakabili ko dito kanina mga 8.60 tsaka 8. Tsaka dito sa ano, sa breakout nito. High nito is 8.67. Mga 8.67 pala ako nakabili dito sa area na to. Tapos ang first tranche dito sa 8.60. So dalawang tranche. So ang ating possible TP dito, saan natin nakuha? Dito sa body na itong candle na to, 9.16. Possible gain, 9.79%. Cut-loss natin kay Ace N, din na natin babaguhin. Kasi maliit lang din yung tinaas niya kanina. Retain natin itong 4% cut-loss natin na 8.29. Or option is yung pagbalik sa loob ng Darvas box. Pwede na kayo mag-consider magbenta. Doon na tayo sa ating top 5 picks para bukas, July 7, Wednesday. Apo, CDC, Green, IMI, tsaka si BLL. Check natin si Apo. Si Apo. Inaabang ko si Apo sa MA20 niya kaso hindi na siya dumiretso dun. Ito yung MA20 niya, itong green line na to. Kaso ang ginawa niya kanina, nag-fill lang siya ng gap, itong area na to. And then tumaas na. So, hindi ko na i-trade si Apo kanina. Breakout level natin dito, nasa breakout area na siya. 1.10, bibili tayo after niya mag-breakout. 1.11. Check natin kung pwede nang tipi itong pick ng candle na to. So dito, 8.80%, pwede na yan, initial tipi natin. Tignan natin general picture ni Apo. So pwede din dito guys. Pero dito muna tayo, initial TP. Take profit muna tayo ng konti kasi yun nga, hindi natin alam yung gagawin ni Miss Market. Baka mag-range pa din siya. So iniisip natin pag-range. Mga range trade din tayo. So hanap lang tayo ng mga range. And kung saan tayo pwede mag-TP doon sa range na yun. So ito yung nakikita natin. Itong area na to, 1.20. Ito yung unang resistance na nakita natin. Yan yung kuhain natin. Pasok naman siya sa ating risk to reward ratio. So possible TP natin dito or initial TP. 1.20. Possible gain natin dyan. 8.80. Cut-loss natin kay Apo. 1.11 tayo bibili. Apo. Nagalin mo natin si Ever. Hindi, nasa 1 na pala to si Apo, no? 1.11. So, si Ever. Tignan natin burahin. Si Apo. Saan natin siya ilalagay? Nagalin mo natin si LI. 1.11. Cut-loss natin dito, 1.08.
4% cut loss. Volume kanina ni Apo, below average, RSI niya, 67. Tingnan natin kung pagka-breakout niya, magsi-70 RSI natin tsaka may volume. Pwede tayong mag-pull allocation. Pero ingat kayo dito kay Apo kasi mabilis din gumalaw to eh. Medyo volatile na stock to. Kaya ingat-ingat kayo sa pagbili dito kay Apo. Okay guys, yan yung ating una sa ating top 5 picks. Next natin. CDC. So, CDC tayo. So, ayan. Ang ating CDC. Malapit na siya sa breakout level. Gawin natin siya ng box. Gawin natin guys, week to week tayo. Week and then dito sa ilalim. Breakout level natin, itong high nitong candle na to, 1.13, bibili tayo after niya mag-breakout, 1.14. Possible TP natin dito. Hanap tayo ng medyo matibay-tibay na resistance, itong area na to. And dito. So, dalawang beses nag-react yung price dyan, ito naman apat. Possible TP natin dito. Itong una, 7%. Ito na yung kuhain natin, 14%. Pero, sa plan natin, sasama natin itong resistance na to. Take note dito sa resistance na to, medyo legit yan. Ilang beses nag-react yung price ni CDC dyan. Kabantayan natin yung resistance na yan. So, ang possible TP natin dito, 1.31. Initial TP. Cut loss natin kay CDC. Check natin sa ating trade plan calculator. 1.14. 4% cut loss, 1.10. So, itong 4% cut loss, ito yung maximum na ina-allow natin matalo tayo sa isang trade. So, take note na din, guys, itong dividend niya, July 13, tsaka July 19. Volume ni CDC kanina, above average, RSI niya, 62.90. Bantayan natin si CDC bukas. Next natin, si Green. Si Green, nasa top 5 picks natin to kahapon. Gumalaw siya, kaso nga lang, hindi siya nag-breakout eh. Tingnan natin bukas. So, dalawang araw ng doji yung candle niya. Indecision candle. Ito yung ating plan kay Green. Breakout level natin dito. 4.52, bibili tayo after niya mag-breakout, 4.53. Possible TP natin, dito natin nakuha, 4.91. Possible gain, 8.06%. Cut loss natin kay Green, 4%, 4.39. Volume kanina ni Green, below average, RSI niya, 61.19. So, bantayan pa din natin si Green. Next natin, IMI. Si IMI din kahapon nandito sa ating top 5 picks. Review lang natin yung kanyang plan. Nag-breakout si IMI kanina, kaso hindi niya na-sustain. Bumalik siya sa loob ng box. Gain siya kanina naman, kaya retain natin siya sa ating top 5 picks. Tingnan natin kung magko-consolidate siya muna dito sa taas ng DB50 natin. Breakout level natin dito, 10.80, bibili tayo after na mag-breakout, 10.82. Possible TP natin, dito natin sa ilalim nakuha.
12.24. Initial TP natin yan. Possible gain natin dito, 12.85%. Cutoffs natin kay IMI, 10.48. Volume niya kanina, ayan, dalawang araw nang maganda yung volume niya. RSI niya, 60.84. So, pag nag-breakout to, small allocation lang kasi hindi aabot yung RSI niya above 70. Yan si IMI. Next natin, and yung last, si BLL. Check natin si BLL. So, ayan, gumalaw na din si BLL. Tingnan natin kung ilang trades na siya. 223. Okay na din. Gawin natin siya ng box. Breakout level natin dito kay BLL. 3.90. Bibili tayo after niya mag-breakout. 3.91. Possible TP natin dito kay BLL. Dito sa area na to. Or pwede din dito guys. Yan, pwede dito. Pwede dyan sa area na yan. Sa peak na itong mga candles na to. Peak dito sa... Kung may box dito, dun sa taas ng box. Check natin yung mga area na yan. Possible gain natin dyan. 10.92%. Possible TP. 4.34. Cutoffs natin kay BLL. 3.91 tayo bibili. BLL. Tanggalin muna natin si JGS. So, bili natin kay BLL. 3.91. Cutoffs natin. 3.79. 4% cut loss. Yung trade plan calculator natin guys, meron tayong tutorial niyan. Okay, hanap na lang doon sa ating tutorial playlist. Cut loss natin, 4%, 3.79. Volume ni BLL kanina, below average, RSI niya, 60.50. So, pag nag-breakout, small allocation ulit. Yan yung ating top 5 picks para bukas, July 7, Wednesday. So, good luck sa atin. Sana may mag-breakout dito. Tingnan natin yung mga FYIO stocks, yung mga ibang binabantayan kong stocks. So, ito guys, tingnan nyo yung pagkakapare-pareho nila. SEC. Makikita nyo yung pagkakapare-pareho nito. AOTS. Makikita nyo yung mga MAs dito. Sunod-sunod na sila. MA20 nasa taas ng MA50, MA50 nasa taas ng MA100. So, ayan yung AOTS, indication na nag-a-uptrend yung isang stock. Volume niya malalaki, tapos RSI niya nasa taas ng 70. So, tingnan niyo yung mga pagkakapareho nitong mga binabantayan kong stock. Si Wilcon. Same, di ba guys? Tingnan niyo. Malaking volume, RSI 70. FB, malaking volume, RSI 70, AOTS. So, ito lang yung mga babantayan nyo guys, madami opportunity dito. AOTS, volume nya medyo nag-recede ng konti to si AllHC, pero RSI nya, ayun, nasa parabolic level pa din. So, tinitingnan natin kasi... Pag nag-breakout to dito, pwede mag-continue yung kanyang pag-uptrend. So, hindi lang yun, guys. Pwede ka din maghintay dito ng bounce dito sa MA20 or sa structure. May structure siya dito, pwede nyo hintayin dyan. Kagandahan dito sa AOTS, tsaka above 70 yung RSI niya. Madami opportunity, hindi ka matatakot din talaga.
Kasi uptrending nga siya. Hindi basta-basta bumababa ito ng dire-direcho. Pero na lang kung may mangyari dun sa ating bansa, sana wag naman, knock on wood. Or dun sa ating PSEI kung babagsak siya. Or sa economy natin, kung bumagsak economy natin, kahit na naka-AOTS ka and uptrending ka, sasabay ka dun pagka medyo pangit yung economy tsaka yung mga PSEI. Yan palagi yung mga binabantayan ko ngayon. Huwag niyong tatanggalin yung mga AOTS above 70 yung RSI sa inyong mga watch list. So GMA7 ganun din. So itong si GMA7 ninyo, AOTS above 70 yung RSI, volume niya lumiliit. Kaso makikita niya naman nagsusupport tong area na to. Okay lang to, mag-accumulate muna siya dyan ng konti, then breakout ulit. Pero guys, itong mga AOTS, hanap niyo kayo ng magandang galaw, syempre. Sino ba yung mga tinitingnan pang si B? Ito. AOTS to, kaso hindi pa siya 70. Ito tinrade ko to kasi nag-dip na siya dito. Pero AOTS pa rin siya, uptrending stock. Titignan natin kung magbe-breakout siya dito sa area na to, above 70 yung RSI niya, baka gayahin niya tong galaw na to. So, ingat-ingat lang din kay B kasi pumupunta sa 70 yan, itong RSI niya, kaso hindi nagtatagal. Mga 3 to 4 days, ando siya, bumabagsak na uli. Ano pa ba? Si Ever. Ever, AOTS din. Kaso bumaba na yung ano niya, RSI niya dito sa below 70, kaya hindi ko siya masyadong pinapansin ngayon. Iniisip ko dito, baka humabol yung MA50 niya. Baka dito may opportunity pumasok. Or kung magbe-breakout siya dito, siyempre. Kasi pag nag-breakout to dito, ibig sabihin gumawa siya ng bagong higher high niya. Diba? Opportunity mo naman dyan, bili ka sa breakout or bili ka sa retest ng box. Okay, sino pa ba? Si Pes, yun nga. Kung nasabi ko kahapon, pinasok ko to si Pes. AOTS din, kaso nasa ilalim na yung kanyang 70 level RSI yung RSI niya. So, yan. Pero pinasok ko to kasi itong bounce sa MA20. So, ito yung nagiging pattern ng mga stock eh. Then, AOTS din siya. So, indicator na nag-a-uptrend yung stock. Ano pa ba yung mga ibang nasa ano ko? Watch this, GSMI, ganun din. Above 70 yung RSI, AOTS, kurang ng volume. Baka magka-volume pag nag-breakout. Pag nag-breakout si GSMI, si Monde, ganun din. Ito, hindi pa AOTS, pero yung RSI niya. Kung mag-support niyang 70 na yan, baka pwedeng bumili. Or, magtatagpo itong MA20 tsaka yung price. Monde, DMC. So, ito guys, yung mga AOTS, huwag nyo tatanggalin sa watchlist nyo. May mga opportunity diyan. May opportunity sa dip, may opportunity sa breakout, may opportunity sa bounce, sa swing. May mga opportunity diyan. Medyo hindi ka kakaban pag AOTS na. Isa pa, RRHI. Ano ba yung RRHI? Nakita ko lang to kanina. Ah, pa-breakout pa na siya. So, pa-reverse pa lang to si RRHI. So, nasa malapit na siya sa breakout level ko. Kaya lumabas na siya sa watchlist natin. Ito naman si RRHI. Nagka-try na siya mag-uptrend. Kaka-above all MA niya lang. Then, tingnan natin kung mag-spaghetti itong MAs niya. Then, magpo-form ng AOTS. Pero maganda na din kasi itong RSI niya nasa 70 na. Tingnan lang natin kung mag-breakout yan with volume bukas. Si RRHI. RLT. RLT din. Mga malakas ang galaw nito dati. So, ito naman binabantayan ko. Mag-AOTS na siya. RSI niya nasa 70 pa naman. And then, ito yung tinitingnan ko sa kanya. Makaitest niya tong high na to.
Pero ito, na-test niya na itong isang area dito. Yun. Itong area na ito. Na-test niya na yan. Kung gagawa siya na structure, si RLT, mas maganda. Kasi na-test niya na nga isang support na yun, baka yun na yung support niya. Kumawa siya dito na structure. Ito na yung breakout level natin. Parang Fargo swing box. Okay. Ilang percent pa yan? Malaki-laki pa. So, RLT. Nabantayan pa din natin. So, makikita niyo yung pattern ng mga watchlist ko. Halos pare-pareho. Itong isa, hindi ko makita. Pass muna yan. EW. EW, retest ng box. So, may box ka dito. Ito. Tinitingnan lang natin kung confirmation candle itong dalawang to eh. Kaya ang box mo. Tapos itong dalawa. Nag-stay na siya dyan. Nawa siya sana na structure dyan sa taas ng box. Then break out. Ganun din si BC. So ayan, may plan pa tayo. Break out si BC. Ang hindi lang maganda ito, bumaba yung RSI niya sa below 60. Pero pwede niya naman i-break uli yan. Pagka breakout dito sa ginagawa niya structure uli. Parang confirmation candle tong kulay red. Tingnan natin bukas uli. Pag nag-stay pa yung candle niya dyan sa taas ng Darvas box, baka pwede nang pasukin to si BC. Okay, sino pa ba? CPG. CPG. So, mabilisan lang to guys para mga pahapyaw lang. CPG, bumaba din yung RSI niya sa below 69. AOTS na siya. Tingnan natin kung ito na yung kanyang support. Or tatamaan niya pa yung ating MA20 bago siya mag-bounce. Ayan, yun yung mga binabantayan natin. AOTS. Sana pag nag-bounce siya, balik uli dun sa taas ng RSI sa above 70. BKR, maganda din. Kakaroon to ng volume. Ayan o, ganda ng volume niya o. Hanapan na lang natin ng breakout. Ito yung breakout niya sa akin. Itong peak ng candle na yan. Pag nag-breakout siya dyan, pwede na akong bumili. Breakout na din sa RSI above 70. And then sana may volume. Kumagaang lang to. 2 billion lang. Baka maganda yung galaw niya. Baka maganito. Nabantay-bantay lang. Hanggat walang ginagawang move. And then, pag ganito yung mga tinitrade nyo, guys, medyo mabilis gumalaw. Pagka nakakita kayo ng weakness, sell talaga. Huwag nyo hintayin bumaba ng bumaba yung price. PKR, Maxis. So, si Maxis, ang ganda ng volume, kaya nasama siya sa aking watch list. Na-breakout niya dito kanina, yung structure niya. So, kaso hindi ako nakabili. Wala na ako pambili din, guys, pala. Kasi nakalagay ako kay PES, tsaka kay B. So, hinihintay ko si B bukas. Baka magbenta na ako bukas sa open. May pambili na ako ng ibang stocks. Okay, si Maxis. Si Apo. Ah, kasama pala sa top 5 picks natin to guys. TBGI, ganun din. Kaso sa TBGI, hindi naman ito tumataas ng dire-diretso eh. So, pag gumanyan yung candle niya, pero okay din guys. Oh. Ito yung consolidation mo, kunyari. Itong area na yan. So, mahaba-haba na yung consolidation mo. So, kailangan na lang siguro dito kay... Kasi hindi siya nagbe-breakout pag ano eh. Yung mga stocks natin, hindi pa siya nagbe-breakout talaga ng dire-diretso. Siguro kung gusto natin mag-dire-diretso yung breakout nito, konting consolidation pa dito sa taas ng Darvas box niya, then breakout. TBGI, ICT. Ganun din. ICT. Si ICT, hindi siya masyado nag-i-stay sa above 70 RSI.
gumagawa siya palagi ng structure sa ilalim nung 70 level ng RSI, tapos nagbe-breakout ng konti, gagawa na naman ng structure. Actually, maganda to si ICT. Kung matyaga ka, malaki na ka na yung kikitain mo dito. Uptrend pa naman siya. AOTS, ganun pa din. Wala lang sa RSI 70. Pero AOTS pa din siya. Lagay natin sa ating watchlist. Si HP, kanina gumalaw. Pero hindi ko muna titrade to. Kung ako to guys, hindi ko muna titrade. Konting patience lang. Ang dami naman nating natitrade na stocks. So, gusto muna natin. So, meron siyang structure dito. So, maganda yan kasi may mga nakubodega dyan. Ilang percent na yung kinita niya mga yan. So, baka dito magbentahan sa taas. So, gusto natin, pag ganyan, may konting structure pa uli dito. Tapos, breakout. Okay, si HP. Next natin, JFC. JFC, ayan. So, hindi pa siya lumalabas sa box, kaya nasa watchlist natin siya. Pero ito guys, itong mga blue chips, mababa siya dun sa level nung watchlist ko. Nasa mga hulihan siya, pag wala talaga ako matrade. Pero kung madami naman natatrade, nagaya nung kanina, medyo mabibilis yung galaw, sila Apo, sila All HC, gumagalaw ng malakas. BKR, CPG, baka yun yung mga binabantayan ko talaga. Okay, yan si JFC, yan yung structure nya. CDC, si Converge. Converge, maganda din yung galaw, kaso nga lang hindi ko siya gusto sa laki nung kanyang market cap eh. Pero nasa watchlist ko din siya, nasa ilalim nga lang. Si Green, ayan. CLI, ganun din. Gumagawa siya ng structure. Tingnan natin kung magsusupport tong MA20. AOTS siya. Ang problema lang, nauubos yung volume. Tsaka, nasa below 70 RSI niya. Diba si C? Ito kasama dapat sa top 5 picks natin to. Kaso nga lang, hindi ko na nasama. Napili ko si BLL na ilagay. So, ito yung kanyang breakout level. Ito makikita nyo, meron siyang mga tinamaan dyan, nagre-react yung price niya dyan. 10% na lang yan. So, malaki-laki pa, kaya hindi ko siya sinama bago siya mag-breakout. Pag nag-breakout naman, medyo malaki yung upside mo. Dito mga 13%, dito mga 24%. So guys, yan na uli yung ating mga nasa watchlist. Pinapiyawan lang natin. And then yung mga strategy natin, pinahapiyawan lang din natin. Sana may nakuha kayo na lessons today. Doon na tayo sa ating quote. The beautiful thing about learning is nobody can take it away from you. Sabi ni BB King, magaling na gitarista. So ayan guys, itong mga tinuturo ko sa inyo, itong breakout trading system, sa inyo na yan habang buhay, walang bayad. Kailangan lang i-improve nyo yan. Then i-improve nyo yung psychology nyo about trading. Yun kasi yung pinakamahirap i-improve eh. Pwedeng nasa inyo lahat nung trading system, alam nyo lahat ng trading system, pero yung psychology nyo, kung hindi nyo ni-improve, walang mangyayari. Mahirap kayo mag-execute ng mga plan. And ayan, aral-aral lang guys. Huwag kakalimutan mag-aral palagi. Everyday, sana may natutunan kayo. Salamat sa panonood. Please subscribe to our channel, like and comment. Pakipindot na din yung bell sa ilalim para ma-notify kayo pag may bago akong video na inilabas. Supportahan po natin ang ating channel. Good luck sa atin bukas and God bless.